Magandang araw, kaibigan. Purihin ang Panginoon muli sa bawat pagsikat ng araw. Ano mang panahon o bagyo ang dumating, doon nga purihin siya sapagkat ang Diyos kailanman hindi nagbabago. Bagamat may mga panahon na tayo, mga tao ay nagbabago mula sa ating mga pakiramdam, mula sa mga sitwasyon na ating mga pinagdadaanan, o sa mga bagay na nagdudulot ito para sa atin na tayo ay malihis sa Panginoon. Pero alam mo ba, ang Panginoon ay kailanman ay hindi nagbabago. Kaya purihin siya at salamat sa araw na ito muli sa panibagong araw at buhay na ipinahiram sa atin. Kaibigan, alam ko na medyo busy ka, pero napakaiksing mensahe lang mula sa Panginoon, mula sa kanyang salita. Alam mo yung John 3:16, sabi ka doon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life." No, may buhay na walang hanggan sa ginawa ng Panginoon Jesu Kristo sa krus, sa kanyang pagkamatay, ay isang regalo mula sa Diyos ang Panginoon. At tunay nga ito ay regalo sa atin ng Diyos. Kaibigan, ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ang Panginoon sa Kristo sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Tunay nga ay isang regalo na siya mula sa Diyos. Oh? Lalo na ngayon magpapasko. Sabi nga, huwag natin paabutin pa ang Pasko para tanggapin ang isang regalo. Ito ay araw-araw ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kadalasan nga lang, maraming mga tao ay nagiging bingi, nagiging bulag, at nagiging disabled sa mga bagay-bagay patungkol sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, nabibingi tayo kapag tayo pinapangaralan na salita ng Diyos, binubulag natin ang ating sarili kahit tayo normal na nakakakita, ayaw natin titingnan yung mga gawa ng Panginoon sa ating buhay bilang patotoo na siya ay buhay. No? At nagiging disabled tayo, ibig sabihin ayaw natin gumawa o gumalaw para sa Kanya na tayo ay maging kapurihan ng pangalan niya. So wag naman nating antayin na tayo ay maging walang pakinabang. Sabi kagaya ng isang asin, diba? Kapag ang asin daw ay may alat, napapakinabangan siya. Ngunit sabi sa Bible, kapag ang asin ay nawala na ng panlasa, ito ay tinatapo na at inaapakan na sa lupa. So kaibigan, habang tayo ay mayroong lakas upang tayo ay makapakinig, may liwanag ang ating mga mata upang makapagbasa ng salita ng Diyos, huwag mo naman sayangin bilang isang kabataan o habang may lakas ka, hindi dahil tayo ay bata o teenager o middle age o old age, we cannot reason out God. Wala na, sasabihin natin, wala na tayong magagawa. Kaibigan, marami ka pang magagawa. Habang daw tayo nabubuhay, habang tayo ay binibigyan ng Diyos ng buhay at lakas, di ba? Yun yung panahon na tayo pwede maglingkod sa Kanya. Alam mo kung paano? Napakasimple. Pwedeng maging bahagi ka sa isang pananalangin, maging bahagi ka sa isang pagsuporta sa mga missionary, no? Sabi nga, without the round, we cannot go around, no? Sabi niya ng aking mahal na pastor, kapag tayo ay lalong patuloy na sumusuporta sa mission, alam mo ba ang salita ng Diyos? It enables to reach more soul. So, kung tayo kaibigan, biniyayaan ng Panginoon financially, bakit kuminsan madalas sa mga tao, iyan ay nilalagay sa bangko, yung financial investment. Oo, hindi masama yan dito sa lupa. Pero kaibigan, ang buhay ay napakaiksi. Ang buhay ay hindi mo tiyak para bukas. Mas masarap yung financial investment mo ay you invest in the works of God here on earth. Dahil sabi nga, pagdating sa langit, sa rewarding day, masarap yung tinatawag ng yung pangalan. Sabihin, uy, ang dami pala niyang spiritual investment. Bakit? Kasi hindi lang natuon yung pera niya doon sa lupa, kundi ginamit niya to para maabot ang maraming kaluluwa. So, it's a great challenge para doon sa may mga financial blessings, may material blessings. Hindi lang yung kaibigan, yung may lakas ka na lagi kang able, no? Para dumalo sa gawain. Why not na hindi mo ito gawin? No? So, gawin natin to, sabi, para sa Panginoon. Sabi, lahat ng bagay na ginagawa natin sa Diyos ay, sabi nga, ay ito ay hindi nalilingit sa Kanya. So, whatever you eat, you drink, do it for the glory of God, sabi nga sa Bible. So, kaibigan, yung kaligtasan, gusto ko lang ibahagi sa inyo. Napakasimple na sabi nga, tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Sa araw nito, sabi nga, sisimulan ng Diyos na baguhin ang iyong buhay sa pananampalataya sapagkat siya
na ang maging Panginoon ng iyong puso at buhay. So, God bless, kaibigan. Patuloy kang pagpalain ng Diyos at patuloy na lumago sa kanyang salita. God bless and take care!